Mahigit 60% ng namamatay sa bansa dahil sa COVID ay mga may edad, kabilang sina dating Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. at Senior Citizens Party List Representative Francisco Datol Jr. Kasunod po yan ang pagkamatay ni dating Manila Mayor Alfredo Lim na palaisipan sa pamilya kung paano nahawa. Saksi, si Ian Cruz. Binansag ang dirty hari dahil sa walang sinasantong kampanya, lalo na kontra sa iligal na droga. Si dating Manila Mayor Alfredo Lim, nananungkulan ding senador, DILG Secretary, NBI Director at Hepe ng Nooy Western Police District, ngayon ipinagluluksa. Itong Sabado, pumanaw ang dating alkalde. Apat na araw matapos ma-admit sa ospital dahil sa mahigit isang linggo ng ubo. Kompleto siya sa exercise. Lahat-lahat. Hindi siya kumakain ng alam niyang makakasama sa kalusugan niya. Kanya, even as for surprise nung sabihin na ayun niya, may sakit si tatay, nasa ospital. And then, the worst part of it is yun niya nung sabihin na may COVID. Agad krinimate si Lim at nakaburol ngayon sa bahay sa Tondo, Maynila. Ang kinamatay niya is kidney failure, which is a complication na rin ng COVID. Yung kidney failure po ba niya, matagal na po yun? Wala, magmula lang nung magkasakit siya na. Ayan. Doon na sabihin na nga natin yung palang epekto nitong COVID na ito, na lahat ng ano mo, ng internal is nagagalaw. Noong July 4, habang naka-GCQ ang Metro Manila, nakapag-agahan pa sa isang restaurant sa Santa Cruz, si Lim, kasama ang isa sa mga anak, kapatid at dalawang apo. On a weekend, lumalabas siya. Ano na lang man, nung medyo lumuwag-luwag na lang, pero nung mahigpit pa, hindi siya lumalabas. So mga sa tansya niyo, mga ilang beses siya nakalabas? Mga 3, 4, hanggang 5 beses. Nakalabas? Pero saglit lang yun? Saglit lang yun. Kakain lang siya ng breakfast niya. Pagkatapos, paalaman na. Ayon sa panganay ni Mayor Lim, bukod sa ilang mga mahal sa buhay, dalawang kasambahay lamang daw ang nakakasalamuha sa tahanan ni Mayor Lim. Kaya naman palaisipan sa kanila kung paano nga ba dinapuan ng COVID-19 ang dating alkalde. Bihira siyang lumabas. Wala naman lumalabas sa kanilang mag-anak. Kung hindi yun nga lang mga kasambahay niya na inuutos ang bumili ng pagkain. Yun ang masamang parte na hindi mo alam kung kanino nang galing. Pero tinest na po ba yung mga kasambahay? Tinest na. So far, negative naman ang resulta. Ang labi ng dating alkalde, planong dalhin sa Manila City Hall at sa Senado. Kasunod ni Lim, pumanaw din sa COVID-19 ang kapwa high-profile senior citizen na si dating Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. Ngayong araw siya pumanaw, 3 bago ang kanya sanang 81st birthday. Ang buong Commission on Elections nagpahayag ng pakikiramay sa mga naulila ni Brillantes at nagbigay pugay sa kanyang mga naiambag para sa automated at malinis na eleksyon. Nagpahayag din ng pakikiramay ang Malacanang. Kahapon naman, pumanaw sa edad na 71 ang COVID-positive ding si Representative Francisco Datol Jr. ng Senior Citizens Party List. As of August 10, halos 7,000 may edad na Pilipino ang pinagagaling pa. Mahigit 8,000 ang nakarecover. Pero 1,400 na seniors na ang nasawi. 61% yan ang kabuang bilang ng mga namatay sa bansa dahil sa COVID. Dala na rin ng edad kaya at risk sila sa virus. Sa Lipa City, Batangas, kabilang sa 7 panibagong kaso, ang isang tindera na senior din. Sa Bayan ng Bawan, dagdag naman sa kaso ang mag-asawang may edad na nahawa sa anak na health worker. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.